Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang magandang gabi sa iyo, Sir PB. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At aaminin kong nagugustuhan ko yung mga kwentong ibinabahagi niyo po dito sa inyong channel. Ako nga po pala si John, isa rin pong OFW at kasalukuyan ngayon nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Nais ko rin sanang ibahagi yung naranasan kong kababalaghan. Ang totoo po, isa din ako sa maraming mga tao na ang paninindigan pagdating sa mga kababalaghan at kwentong aswang ay to cease to believe. Kaya hindi po talaga ako noon naniniwala. Para sa akin ay bunga lang ito ng mga malilikot na pag-iisip at imahinasyon. Na ang aking paniniwala, ito ay mga kwentong naging makulay lang dahil sa nagpasalin-salin na sa paglipas ng mahabang panahon. Nag-umpisa po ang kababalagan sa buhay namin mag-anak nang kami po ay lumipat sa bago naming tirahan. Na-demolish kasi yung dati naming bahay noon. Kung kaya, napadpad kami sa malayo. May inialok ang kakilala ng tatay ko sa kanya na lote. Pwede daw naming tirahan hanggang kailan namin gusto at wala kaming babayaran na anuman. Para lang mabantayan yung kanyang lupa. At dahil sa karpintero si tatay, ay madali naman siyang nakapagpatayo ng aming matitirahan. Yun nga lang, simple lang ito. Yari sa mga luma at mga gamit ng materyales. Ika nga, mga segunda mano. Sa loteng iyon ay mayroong malalaking puno ng akasya. Hindi lang ako sigurado kung ilang taon na itong nakatayo doon. Pero sa aking palagay ay mahabang panahon na iyong nakatindig dahil ang laki na ng mga ugat nito at hindi mo mayayakap yung katawan dahil sa laki. Minsan, habang hinihintay kong maluto yung sinaing ko, ay nakarinig ako ng mga ingay. Kaya napapunta akong bigla sa may bintana upang silipin kung ano yung ingay na iyon. Pero wala akong nakita. Noon kasi ay iilan pa lamang ang mga nakatayong bahay doon sa lugar na iyon. Na malalayo ang distansya ng bawat isa. At bihira pa noon ang mga tao doon. Kung kaya, bihira din ang mga nagdaraan. Kaya nang marinig ko ang ingay na iyon, ay medyo nagtaka talaga ako. At agad ko nga iyong inalam kung ano. Pero yun na nga, wala akong nakita. Ni isa man na nasa labas ng aming bahay. Kaya napaisip ako. Dahil rinig na rinig ko yung mga ingay na iyon. Pero nang nakasilip na ako sa may bintana, ay agad din naman iyong nawala. Muling tumahimik yung paligid. Minsan naman, habang iniipunan ko ng tubig yung malaki naming drum sa CR, ay biglang naagaw yung aking atensyon at agad akong napalingon nang para bang mayroong dumaan sa may bintana namin.
katapat iyon ng puno ng akasya. May mga pagkakataon naman na kapag kakain kami, naglalagay pa lang ako ng mga plato sa mesa, ay maaamoy na namin yung halimuyak ng isang bagong lutong ulam na iba sa ulam na niluto namin. At nakakarinig kami ng mga tinig na para bang sabay-sabay din sila na kumakain. Noong una, kahit paano, ay medyo nakakaramdam ako ng takot. Dahil sa hindi naman pangkaraniwan yung mga ganong pangyayari. At noon ko lang naranasan yung mga ganong bagay. Pero kalaunan ay baliwala na sa akin na tila ba nasanay na rin ako. Naisip ko rin naman na wala namang problema yung mga ganong pagpaparamdam. Dahil hindi naman kami naaano o nasasaktan. Pero naririnig ko sa aking mga magulang na malakas daw yung kutob nilang mayroong nakatira sa dalawang puno ng akasya. Na kapag akin silang tinatanong, ay hindi rin naman nila masabi sa akin ng tuwiran kung anong uri ng mga nilalang ang mga ito. Basta ang lagi lang nilang sinasabi sa akin, sila daw ay mga engkanto. Minsan ay pabiro ko pang ang tinanong kung paano nila nagagawang manirahan doon sa puno. Sabi ni nanay, magkaiba raw ang daigdig na ginagalawa ng mga tao at engkanto. Maaaring sa mundo natin ay sila yung nakatira sa puno. Pero sa daigdig nila, maaaring sila ang nakatira sa bahay at tayo naman ang siyang naninirahan sa puno. Minsan, habang nakahiga ako sa aking kwarto, ay biglang may dumaan sa harapan ng bintana. Kung kaya, napalingon talaga ako. Ang akala ko ay dumating na si tatay. At kanya lang pupuntahan o sisilipin yung alaga niyang manok. Nakagawian na niya kasi iyon. Mahal na mahal niya kasi at alagang alaga ang mga sasabungin niyang manok. Tumayo ako para puntahan siya at sundan. Gusto kong ipaalala sa kanya yung kanyang ipinangako sa aking laruan na brick game. Usong-uso kasi ito noon. Paglabas ko ng bahay ay hindi ko siya nakita. Lumapit pa ako sa kulungan ng kanyang manok pero walang naroon. Bigla akong natakot at nagtaka. Kaya nagmamadali akong pumasok ng bahay at tinanong si nanay kung dumating na ba si tatay. Sinabi niya sa akin na hindi uuwi ang tatay ko. Nagpaalam daw ito sa kanya na doon na lang muna matutulog sa kanilang barracks. Dahil nahihirapan daw ito kapag nag-uuwian at para makatipid na rin umano sa pamasahe. Nang tanungin ako ni nanay kung bakit, ay sinabi ko na lang na wala naman. At hindi ko na lang ipinagtapat sa kanya yung aking napansin na dumaan sa harapan ng bintana. Isang araw ay may dumating sa bahay. Tatlo silang kalalakihan. At ang pagpapakilala sa akin ng isa ay siya umano ang kapitan ng aming barangay. Hinahanap niya si tatay at gusto raw niyang makausap. Ngunit wala noon ang tatay ko kung kaya sinabi kong bumalik na lang at aking ipagbibigay alam sa kanya na siya ay pumunta. Kaya nang umuwi si tatay ay sinabi ko sa kanya na pumunta ang kapitan at darating nung araw na iyon. Dahil sinabi kong ganong araw siya uuwi. Kinahapunan nga ay dumating yung kapitan. Pakay pala nito ang tungkol sa puno ng akasya. Isa pala sa sideline nito
ay ang mamutol ng mga puno upang ibenta sa sawmill para gawing tabla. Ang diskarte nito ay siya na ang bahalang maglakad ng permit at siya na rin ang magbabayad sa mga puputol. Wala nang gagastusin pa ang may-ari ng puno. At dahil sa ibinili na rin kay tatay at ipinagkatiwala na sa kanya ng kanyang kaibigan ang pag-aasikaso at pamamalakad sa lote nito, ay alam niyang papayag naman din iyon. Sabi pa ni tatay kay nanay, ay binili na rin sa kanya mismo ng kanyang kaibigan ang tungkol sa pagputol ng puno. Dahil kung sakaling magpatayo na ito, ay sagabal daw iyon. Bukod doon, ay kailangan din namin noon ng pera. Kung kaya pumayag si tatay sa iniaalok na iyon ng kapitan. Nakiusap lang siya na kung maaari, ay bigyan din siya ng tabla dahil marami namang magagawa mula doon dahil dalawang puno iyon na malalaki. Nais daw niya kasing gumawa ng aparador. Pumayag naman ang kupitan ay este kapitan at sinabing walang problema. Nang dumating yung mismong araw ng pagputol ng puno, ay may kakaiba akong naramdaman. Bukod dito, ay may naririnig akong mga boses na tila nagkakaingay at nagkakagulo. Na parang may naririnig akong mga iyak. Tama. Para silang mga nag-iiyakan. Hindi ko lang rin alam kung naririnig nila iyon o tanging ako lang. Pero sigurado ako sa aking mga naririnig. Lalo na nang magsimulang paandarin yung mga malalaking chainsaw. Nang matapos ang ginawa nilang pagputol, ay biglang lumiwanag yung lugar na pinagtitirikan ng aming bahay. Biglang umaliwalas. Pero parang may mali. Parang may nararamdaman akong mangyayari na hindi maganda. Makalipas ang mahigit 2 linggo, ay tila naiinip na si tatay sa paghihintay ng tabla na ipinangako sa kanya ni kapitan. At naibulalas niya yung kanyang pagkadismaya sa amin na mag-ina. Sabi naman ni nanay, ay huwag na muna siyang mag-isip ng hindi maganda. At baka naantala lang umano o di kaya naman, ay may nangyaring abirya kung kaya hindi pa naihahatid sa aming bahay yung tabla na kanyang parte. Nang sumunod na araw ay dumating si kapitan kasama ang ilan niyang mga tanod at inihatid yung mga tabla na ipinangako niya kay tatay. Ang kaso, wala noon si tatay. Hindi niya ito inabutan sa bahay dahil maaga itong umalis pagkat may pasok sa trabaho. Nalaman namin mula sa kapitan na kanila pa palang tinulungang mailibing muna ang isa sa mga pumutol sa puno dahil namatay daw ito. Kung kaya, hindi kaagad nila naihatid sa aming bahay ang parte ng mga tabla ni tatay. Medyo kinilabutan ako sa aking narinig. Makalipas ang ilang araw, ay umuwi si tatay at kanyang dinatnan yung mga tabla kung kaya natuwa siya. Nang sumunod na araw, ay maagang gumising si tatay kahit pa alam kong pagod pa ito at di pa sapat yung kanyang naging pagpapahinga. Napansin ko na tila sabik siya na harapin yung kanyang gawain nung araw na iyon. Wala siya kasi noong pasok sa trabaho
Magaling na karpintero si tatay. May nalalaman din siya tungkol sa pagpa-furniture. Nakapagtrabaho din kasi siya sa shop ng kanyang kuya. Kung kaya naman, may karanasan din siya tungkol sa bagay na ito. Ipinagtimpla ko siya ng kape habang nakikita ko siyang pinipili yung angkop ng mga tabla at kahoy para sa gagawin niyang aparador. Paminsan-minsan ay kanya akong tinatawag at may ipinapakisuyo. Kaya sinabihan ako ni nanay na akin na lang munang tulungan si tatay. Halos hindi iwan ni tatay yung kanyang ginagawa. Ganun siya kapag nagtatrabaho. Kaya kailangan pa talaga siyang pilitin ni nanay para kumain lang ng tanghalian. At dahil sa Sabado at Linggo ay wala siyang pasok, kaya nang sumunod na araw ay iyon pa rin yung kanyang hinarap. Ako pa rin ang kanyang naging helper. At bago magtanghalian ay kanya na itong binabarnisan. Bago kami kumain ng tanghalian ay natapos na yung aming aparador at maganda ang kinilabasan. Kahit si nanay ay tuwang-tuwa at gandang-ganda sa ginawang aparador ni tatay. Sabi ni tatay, gagawa pa siyang muli sa mga araw na wala siyang pasok dahil marami pang kahoy at tabla ang natira. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.